iyong lahat. Si Jesus Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghilang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwan. Magalang tayong lahat. Si Jesus Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagbibigay mo sa amin ng bagong pagsilang sa binyag, pinagkalooban mo kami ng buhay mong walang wakas. Kaming pinatawad at binuhay para makapiling mo kailanman ay pasapitin mo sa kaganapan ng iyong kadakilaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra, at may isang alaga doon ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hudyo at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw, ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asia. Pagdating sa hangganan ng Misya, ibig sana nilang pumasok sa Bitinya, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagtas sila ng Misya at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia nakatayo at nananamhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaing iyon, gumaya kami agad sapagkat
natanto naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siya'y malugod. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy, papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan Niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig Niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan upang kay Kristo pumisan. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malaman na napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo'y ngay sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang Kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Adalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang aliping higit kaysa Kanyang Panginoon. Kung ako'y inuusig nila, uusigid din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Minsan ho, pag nanonood tayo ng mga video, meron nakalagay ho doon na disclaimer. Disclaimer, ito pwedeng mangyari sa iyo, di ba? Pag bumili ka ng isang product nila, no, nakalagay doon, disclaimer, no? Baka masyado kang gumanda pag ginamit mo to, di ba? Maraming magkagusto sa iyo pag ginamit mo tong produkto namin. Sa ebanghelyo natin, may disclaimer din si Jesus. Ang disclaimer niyang ito ay para sa lahat ng susunod sa Kanya. Ang disclaimer niya ay, kung ako'y inusig, uusigin din kayo. Kung kinapuotan din ako ng mundo,
papupuotan din kayo ng mundo. Ito ho yung disclaimer ni Jesus sa lahat ng nais sumunod sa Kanya. Telling us that hindi madali ang sumunod kay Jesus. Kung paano siya inusig sa kanyang pagpapahayag, ganun din ang mararanasan ng mga sumusunod sa kanya. Bakit ganoon? Dahil sabi ni Jesus, hindi nakikilala ng sanlibutan ang tinig ko. Pero ganoon pa man, mas pinipili natin si Jesus. Kahit na minsan may disclaimer na ganoon si Jesus sa atin, kaya natin sabihin, Lord, okay lang yan. Dahil gusto ko itang sundan. Pero hindi lang ho negative ang disclaimer ni Jesus. Kung babasahin ho natin yung Ebanghelyo, hindi lang po sinabi ni Jesus kung paano inusig ako ng mundo, gayon din kayo uusigin. Pero isa din na sinabi ni Jesus, kung pinakinggan nila ang aking salita, pakikinggan din nila kayo. Kaya ang taong sumusunod din at nagpapahayag ng salita ng Diyos, ang taong nagbabahagi ng salita ni Jesus, ay nagdudulot din ng pagbabago ng buhay. Kaya hindi ho hirap lang ang pagsunod kay Jesus. May mga biyaya din na nais isama si Jesus. May mga biyaya din. May mga nagagawa din ng taong sumusunod kay Jesus. Kung paanong ipinahayag ni Jesus ang kanyang salita sa sanlibutan, sa tao nagpapahayag ngayon, ganun din siya pakikinggan. May mga tumatanggap ng salita ng Diyos. May iba rin naman, matigas pa rin, hindi pa rin tumatanggap. Tutungo-tungo lang. Pero sa lahat ng ito, kaya natin bilang Kristiyanong sabihin, Opo, Panginoon, nakahanda kaming sumunod sa iyo kahit may disclaimer ka man dahil mas mahal ka namin. Dahil natagpuan namin ang salitang nagbibigay buhay sa iyo, Panginoon, kahit ano pa ang cost of discipleship namin, handa kaming sundan ka dahil mas malaki ang pag-ibig namin sa iyo. At sana yun ang kaya nating sabihin sa Panginoon. At yun ang ating samot dalangin na sa panahon ng pag-uusig, tayo ay minamaliit o tinatawanan sa ating pananampalataya. Huwag tayo pang hinaan ng loob. Magpatuloy tayo sa pagsunod kay Jesus. Magpatuloy tayo sa ating pagsisikap na baguhin ang ating buhay. There is a disclaimer to discipleship. And that disclaimer is acceptable to us because we are following Jesus on His way to the cross. Si Jesus ang sinusundan. Si Jesus na yumakap ng pagpapakasakit, yumakap ng hirap, pero hindi ibig sabihin noon sa paghihirap din natin, hindi tayo nag-iisa. Hindi ibig sabihin noon hindi tayo na nag-iisa tayo sa paglalakbay natin. Hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay natin. Hindi tayo nag-iisa sa pagsisikap natin. Hindi tayo nag-iisa sa ating pagsisikap na baguhin ang ating buhay at talikuran ang ating pangit na gawain. Kasama natin ang Diyos. Kapiling natin ang Diyos. Kaya sa pakikinig natin sa Ebanghelyo, si Jesus may disclaimer sa atin, the cost of discipleship, the possible pain of discipleship, pero para sa atin, mas matindi ang pagmamahal natin sa Diyos, ang pagnanais natin na maging tapat sa Kanyang mga aral at utos kaysa sasabihin ng mundo sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, buong kagalakan nating purihin
ang Panginoon na bumubuhay sa kanyang anak mula sa mga patay. At dahil dito ay nakatitiyak tayo ng buhay na walang hanggan. Hilingin natin ang tulong ng Panginoon sa mga panahon ng pagsubok. Ang ating itugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga pastor, lalo na ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy tayong busugin sa mabubuting aral. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga inuusig dahil sa kanilang pananampalataya kay Hesukristo, naway patuloy na palakasin ng kapangyarihang walang maliw. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway makatagpo ng kagalakan sa ating pananampalataya kahit sa harap ng mga pagsubok at kasawian. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga nagdurusa sa buhay na ito, lalo na ang mga may sakit, naway makatagpo ng ginhawa ng kalooban habang pinagninilayan ang inihahandog ni Jesus na buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, sinirang mo kami upang makasalo mo ng walang katapusan sa iyong kaharian. Pagkalooban mo kami ng lakas upang pasanin ang mga dusa at paghihirap, bunga ng pagkaunawang muli kaming bubuhayin sa pamamagitan ng mapanligtas na kapangyarihan ni Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay
ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan, ito ang nilungati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa pangalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis na ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen.
Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy, the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope
and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Guide me each day to learn how to love. I am your servant, and you are my King. I offer to you my heart and my mind. Use me, Lord Jesus, my God. You are my hope and my strength. You guide me, embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating adoration chapel at baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ng Ama,
at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.